Tayo muna itadako sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. Handa na po ba tayo? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaralan ay meron pong tema at pamagat na it always begins with God. Amen. Lahat po ng bagay nagsisimula sa Diyos. Sa aklat po ng Genesis, sa wikang Ingles, sabagat yun po yung nais ko pong ipunto. So Genesis chapter 1 verses 1 to 5. Okay? Dito 1 to 3. Tagalog po ito. Basahin nyo na sa Tagalog, pero nais ko po na basahin sa wikang Ingles para po mabigyan diin yung nais ko pong maibabot. Hello? Okay? Sabi po ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night, and in the evening and the morning were the first day. Tayo po ay panandali ang iyong mukha. Lord, salamat sa pagkakabasa ng iyong buhay at makapangyarihang mga salita na sa oras na ito ay aming pong pag-aaralan at sisikapin, Lord God, na maunawaan, Panginoon, sa pamamagitan ng kapahayagan aming mapapakinggan ngayon. Tulungan mo kami na mabuksan ng aming mga puso, mabuksan ng aming mga isip, at nang sa ganun maisagawa at maisagawa po namin itong aming pong mapag-aaralan. At kung kami man ay nagkasala, nagkamali sa aming pong mga nagawa sa loob ng isang linggo, kami po yung humihingi ng tawad at nagpapalinis sa dugo ni Kristo upang hindi mahadlangan ang pagdaloy ng mensaheng aming mapapakinggan sa umaga. Thank you, Lord. Samahan mo kami kakapangyarihan ng Espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. We thank you, we bless you, sumayo ang lahat ng papuri, karangalan, pagdakilang, pagsambalan, ang ito namin dalangin, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, palakpakan natin ang Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. Doon po sa ating binasa, okay, sa Genesis chapter 1, pinakita po riyan kung paano nilikha at ginawa ng Diyos ang lahat po ng bagay. Amen. Ginawa niya po yung langit, yung lupa, yung liwanag, at yung lahat po ng naririto. At kadalasan, naa-amaze po tayo doon po sa kapangyarihan ng Diyos. Hello. Amen. Pinakikita po roon kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Pinakikita lamang doon na ang lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Hello. Walang imposible sa Panginoon. Out of nothing, God created something. Hello. At nakita po natin yung dakilang plano mula sa karunungan ng Diyos na ang lahat po ng bagay ay dinisign niya according to His purpose. Tama po ba? Amen. Design po ng Lord ang lahat ng bagay. At doon po makikita po natin sa simula, ang sabi po ng Bible, in the beginning, God. Sa simula, Diyos. Ibig sabihin, bago po nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, siya po ay naroon na sa pasimula. Amen. Pinakikita lamang sa ating lahat, mga kapatid, na bago po tayo gagawa ng lahat ng ating gagawin sa maghapon, dapat ang pasimula natin, Diyos. Okay?
Ito po yung una kong point, mga kapatid. Let God be your beginning. Ang Diyos ang dapat maging pasimula nating lahat. Kadalasan, nakakalimutan po nating mga Kristiyano na simulan ang ating araw sa pamamagitan ng pagsamba sa Diyos. Kadalasan, sa ating kaabalahan, o minsan dahil tayo po ay malilit na sa trabaho, malilit na sa pagpasok sa paaralan, malilit na sa pagpasok sa ating pong mga trabaho at opisina, nakakalimutan po natin simulan ang lahat ng bagay sa Diyos. At pag once na hindi natin nasimulan sa Diyos ang ating pong araw, yung buong araw natin sira. Hello? Ewan ko kung napapansin nyo. Amen? Pag hindi po natin nasimulan sa pagsamba at pananalangin na ang Diyos ang ating inuuna, sira po agad ang buhay. Minsan, papasok po yung pagtatalo. Minsan, papasok po yung mga activities na hindi nararapat na siyang magiging daan upang ubusin at mawala ang panahon natin sa Diyos. Alam niyo po ba, ang nais po ng kaaway, mga kapatid, ay i-entertain ang lahat. The enemy wants to entertain all. And the reason why is because he wants us to be what? Busy. The devil wants us to be busy in order for us to not have a time with the Lord. Hello. Amen. Ang nais po ng kaaway na yung lahat ng panahon na gugugulin mo sa buong maghapon, maigugol sa trabaho, negosyo, na kung saan aalisin niya ang panahon mo sa Diyos. Makikita po natin sa Genesis, nakakreate ang Diyos ng lahat ng bagay sapagkat nagsimula sa Kanya. Hindi po makakakreate ang Diyos sa buhay ninyo. Hindi siya makagagawa ng anumang himala, anumang kagalingan, anumang papapala sa buhay ng isang taong hindi siya ang sinimulan. Hindi siya ang inuna. Bakit? Sapagkat nagawa ang langit at ng lupa ng dahil sa Diyos ang simula. And that is why, let God be your beginning. Okay? Ano pong ibig sabihin yan? In everything we do, always starts with God. Sa lahat ng gagawin natin, dapat Diyos yung ating panimula. Pagising mo sa umaga, Diyos ang bukang bibig. Hindi juice. Diyos. Hindi rin kape. Hindi rin pangisal, hindi almusal. Diyos. Amen. Sabi po ng Matthew chapter 6, alam natin to eh. Seek first the kingdom of God. Sino po daw ang unang pinahanap? Yung kingdom ng Diyos. Of course, doon sa kingdom ng Diyos, nandoon yung king. Nandoon yung hari. Nandoon ang Diyos. Therefore, if you seek the kingdom of God, you are seeking God as well. Hello? Kaya po, maraming mga Kristiyano, alam itong Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ipagkakaloob, idadagdag ng Diyos ang lahat ng meron sa iyo. Kung ikaw po ay may kakulangan, dadagdagan ka ng Diyos. Bakit? Inuna mo siya. Pero kung hindi mo inuna ng Diyos, yung kulang sa iyo, mawawala pa sa bagat. Ang sabi ng Bible, ang sino mang wala ay kukunin pa ng Panginoon. Bakit kukunin ng Diyos? Bakit niya ibibigay ang pagpapala sa iyo na hindi naman siya ang inuna mo? Hello? Bakit niya ipagkakalok sa iyo yung pagpapala, yung kalusugan, yung kagalingan,
yung kaligtasan, yung kapayapaan, na iba naman ang inuuna mo. Of course, kung sino ang inuuna mo, yun yung magiging source ng lahat ng mayroon sa'yo. Hello? Maintindihan niyo po ba? Amen. Amen. Alam ng Diyos na pag ang inuuna mo ang trabaho at bibigyan ka ng lahat ng meron sa'yo, amen, mas lalo mo siyang kakalimutan sapagkat magiging Diyos mo ang trabaho. Magiging Diyos mo ang negosyo. At iisipin mo, nung dahil sa negosyo kung bakit ka napagpala, makakalimutan mo talaga ang Diyos. Iisipin mo, ano unahin niya? Ito, mas mahalaga to. Kikita ako dito. Kaya naman, sa palagay niyo, bakit pa po tayo dadagdagan ng Lord? Eh, hindi naman siya yung akin pong inuunan. Alam niyo po ba na yung Matthew 6.33 ay hindi po pakiusap? Siya po ay isang utos. Iniuutos ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak na siya'y unahin sa lahat ng dapat gano'n. Amen. Sabi ng Bible, in the beginning, God! Nagpasimula ang Diyos. And then after nun, He created heaven and earth. Kung gusto mong magkaroon ng heaven, amen, maayos, mapayapa, mapagpalang buhay, unahin mo ang Diyos. He will create a new heaven and a new earth in your life. Nagawa siya ng langit dito sa lupa at siya po inuuna mo. Sumunod, mga kapatid, put God first. Hindi mo na siya unahin, okay, palagi siyang dapat mauna. Amen. Palagi siyang dapat mauna. Bakit? Tuloy mo natin. He's the author and the finisher of our faith. Amen. Sa kanya po, nagpasimula ang lahat. Madalas, ang ginagawa natin sa Lord, ginagawa natin siyang secondary. Ginagawa natin siyang last. Dahil meron pa pong primary things na inuuna po natin na hindi kaysa sa kanya. At kung bakit, mga kapatid, marami, tinan niyo po yung patutuon ni Sister Miguel. Okay? Nag-backslide. Okay? Hindi ko sinasabing normal sa isang Kristiyano ang mag-backslide. Pero minsan, ang reason ng backsliding, sapagkat yung backsliding na lang nangyari din sa akin. Ang reason ng backsliding, mga kapatid, pag hindi mo na inuna ang Diyos. Dahil hindi ka pwedeng mag-backslide kung Diyos yung uunahin mo sapagkat tinitiyak ang Diyos, bibigyan ka niya ng lakas. Hello. Tinitiyak ng ating pong Panginoon. Amen. Na tayo po ay palaging puspos at puno ng kanyang kapangyarihan at kalawakan. Ano pong ibig sabihin ng put God first? Sino pong nakakaunawa no? Put God first. Amen. Ano man ang iyong ginagawa, ano man ang iyong gagawin, amen, gaano ka man kaabala, dapat parati siyang nauuna. Priority. Siya yung priority. Hello? Yun ang ibig sabihin ng Bible. Dapat maging priority natin ang Diyos. Bakit? Sapagkat tayo man ay pinrioritize ng Diyos nung siya po ay nagkatawang tao at inako ang ating mga kasalanan at naging kabayaran sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. Pinrioritize ng Ama ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya dapat, siya rin po yung ating pong uunahin. Ano man po yung nakalagay sa unahan mo, dapat pinapalitan niya. Si brother, palitan mo. Si sister, palitan mo. Yung material things, yung financial, palitan mo. At gawin mong si Kristo. Amen. Dahil kung sino yung ginawa mong una, siya yung iniidolo mo. Hello, ulitin ko. Yung kung sino yung ginagawa mong priority, kung sino yung inuuna mo, siya yung idol mo. Amen. Naalala ko po noon, nung ako po ay unbeliever, ang pinaka-idol ko, kasi wala pa naman ako kay Kristo,
pinaka-idol ko noon, no, siyempre sumasayaw ako. Marami po akong mga magazine nung UMD, Universal Motion Dancer. Alam yon, Brother Benjo? Hindi alam yung Brother Benjo. Hindi na nakaabot. Sino nakaabot mo? Ayun, Brother Mario, isa siya sa miyembro din. Amen. Totoo po. Dahil nga, nung kasagsagan na uso pa po yung mga ganun pong uri po ng pagsayaw. Amen. Ako po ay namamangha. Initingala ko po yung grupo ko yun. Pero naunawaan ko na hindi pala sila ang dapat kong tingalain. Sapagkat mayroong higit na Diyos na dapat tingnan ng lahat ng tao. Amen. Kaya nung ako po ay maging Kristiyano, ako po ay nakakilala kay Kristo, yung dati iniidolo ko na grupo, pinalitan ko, at ang ipinalit ko si Kristo. Amen. Amen. Yun po ang ibig sabihin ng put God first. Ano man yung nakalagay sa unahan, ano man po yung mga nakalagay dyan na mga bagay na parang akala mo importante, kailangan mong palitan at kailangan mong ilagay si Kristo. Amen. Yun ang ibig sabihin ng put God first. He's the author and finisher of our faith. Siya po yung nagpasimula bakit tayo nakakilala. Ginamit lang siguro yung pastor, ginamit lang siguro yung kamag-anak nyo, ginamit lang siguro yung kaibigan nyo kung bakit kayo nakakilala sa kanya. Pero first and foremost, siya ang dahilan kung bakit kayo nakakilala. Yeah. Kung bakit umusbong ang pananampalataya na meron sa puso nyo, it is all because of God. Amen. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, ang sino mang nais magmalaki, ibang malaki ang Diyos. Ibang malaki ang Panginoon. Bakit? Kasi wala naman tayo may pagmamalaki. Hindi mo may pwede sabihin, eh kasi, ano eh, kinilala ko kasi ang Diyos. No. Amen. Siya po ang dahilan kung bakit nakakilala tayo lahat. Hindi yung kinilala mo siya. Kasi, paano mo siya kikilalanin? Eh, wala ka mang panahon sa kanya eh. Marami pong tao, wala pong panahon sa Diyos. Amen. Minsan, panay po tayo katuwiran at dahilan. Pinapakita lang natin kung sino po talaga tayo. O kailan sana kung ang katuwiran mo ay talagang excusable. Kagaya po kay Pasto, may pneumonia. Hindi talaga makapunta ang gawain. Pero minsan, marami tayong means and ways na pepeye tayong tumungo ng gawain. Pero hindi natin magawa. Bakit? Hindi kasi siya yung priority. Hello. Kasi pag priority yung Diyos, amen, lahat ng bagay iiwan mo at ililigaw mo na sa Kanya sabagat nais mong patunayan yung iyong pag-ibig sa ating Panginoon. Hello. Amen. Kaya nga sabi ng Lord, lumapit kayo! Kayong nagbibigatan at napapadala ng lupa, ibig sabihin yung lahat ng karga-karga at bit-bit-bit-bit mo, ililay daw mo sa kanya sapagkat siya magbibigay ng kapahingahan ng buhay. Amen. Hello? Bakit hindi tayo nakakaranas ng kapayapaan at kapahingahan? Kasi pilit natin itinatawid yung mga mababigat na bagay na meron sa atin, yung mga pansan-pasan natin. Hello? Bakit tayo problemado? Kasi hanggang ngayon, bit-bit-bit yung problema mo, hindi mo ilatag sa Diyos. Amen? Kung yung problema mo, ang nagiging hadlang mo, tanggalin mo, and put God first. Yun ang ibig sabihin ng Bible. Put God first. Ilagay mo yung Diyos. Marami kang pinoproblema, marami kang iniisip, hindi mawawala yan hanggang hindi mo siya inilalagay sa harapan. Amen. Pero pag inilagay mo, try mong ilagay si Kristo sa harapan mo, ang makikita mo ay hindi problema, siya. Amen. Hello. Kaya sabi ng Bible, Hebrews 12. Sabi po, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Huwag tsaka tayong tumakbo sa takbo'y nasa ating harapan.
ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus. Ayan. Amen. Pag nakatingin ka kay Kristo at siya po yung nasa unahan mo, hindi ka mai-stumble. Hindi ka mahihirapan, hindi ka mababago. Amen. Bakit? Sabi ng Bible, He is the author and perfecter of our faith. Look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Isang araw, yung bayan ng Israel patungo po ng disyerto. Sa kanila pong paglalakbay patungo ng promised land, dumating po sila sa point na sila po ay tumungo ng disyerto at sila po yung pinagkakagat, amen, ng mga ahas. At inutusan po ng Diyos si Moses na gumawa ng tanso o gumawa ng ahas mula sa tanso. Okay? At yun po yung ipinakita ng Panginoon, tumingin kayo. Yung ahas na yon, yung tansong ahas na yon, mga kapatid, hindi ko alam kung tanso o binto, ay nagre-represent kay Kristo na nasa cross. Ang naging problema ng marami, inidolize yung ahas. Inidolize yung ahas instead na i-idolize yung Diyos. Hello? Kung bakit lang sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel na tumingin, sapagkat ito po yung representation na gagawin ng Lord. Kaya nga sabi ng Bible, look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Habang nakatingin po yung mga taga-Israel doon sa ahas, unti-unti pong nawawala yung kamandag, unti-unti nawawala yung pain, yung sakit, unti-unti nawawala sapagkat na itutuon nila yung isip nila doon sa brazen snake. Amen. Actually, scientifically speaking, mga kapatid, kung halimbawa ikaw po, naranasan ko po noon eh, noong kami po'y kabataan sa pagkasundalo yung aming tatay, pinai-squat po kami. Alam niyo yung squat? Yung nakaganon? O kung di man, panuluhulin ka sa asin o munggo. Masakit yun. Pero para mawala yung pain, dahil the more na nakatutok yung isip mo dun sa munggo o asin na niluluhuran mo, the more na mararanasan mo yung pain. Anong ginawa namin? Ako, tsaka ito si Brother John, wala parati pong napagagalitan at nagugulpo. Pinagtatawaran po namin, nagkwekwentuhan kami habang nakalood sa asin. Lumipas yung 2 oras na parang hindi namin namamalayang nakalood kami sa asin. Bakit? Hindi kami bilin doon nakatuon yung aming pong isip. Kundi sa tawanan, kwentuhan, yung mga kakulitan namin yung maliliit pa. At effective, totoo yun. Amen, totoo yun. Diba minsan nga, pag yung mga nganak, pinakausap yun eh. Diba? Para hindi maibaling yung kanilang isipan doon sa panganganak, at lalo na yung mga first-timer. Sino po rito yung naging first-timer? Manganak. Alam niyo po yung hirap na yun, diba? Amen. Halos upain nyo na po yung mga mister ninyo. Amen. Minsan siya sabi natin, ayoko na to, ayoko na maulit, pero next year, ulit na naman. Ha? Sister Jen. Amen. Nanay ko eh, kami po ay 10 magkakapatid. Amen. Kwento ng nanay ko, nung mga nanak daw po sa akin, talagang sinusumpa na yung tatay ko. Kasi nga, yung sakit eh. Amen. At parang ayaw mo na manganak ulit. Kaya ginagawa po ng doktor, ginagawa ng nurse, nagkikwento, binabalin yung isip ng mga nanak sa ibang bagay, nang sa ganon, hindi po maitod sa kanyang, yung kanyang isipan doon sa sakit. Hello? Alam niyo po kung bakit po tayo nasasaktan. Hindi tayo nakatuon kay Kristo.
At the more na hindi nakatingin ng sino man kay Lord, the more na mararamdaman mo yung pain, mararamdaman mo yung problem, mararamdaman mo yung hirap. Pero pag nakatuong ka kay Kristo, hindi mo namamalayan, operado ka na pala. Hindi mo namamalayan, napagdaanan mo na pala, bakit nakatingin sa kanya? Kaya mahalaga na siya po yung iniidolo ng marami. Kung meron nang dapat maging idol ang marami, walang iba, si Jesus yun. Amen. Amen. Tuloy. When we begin with God, everything that is ruined and broken will eventually be fixed. Amen. Pag nagsimula ka sa Diyos, di ba sabi ng Bible sa Genesis, and the earth was void and formless. Walang hugis yung mundo. Tama? Walang hugis. Walang anyo. Pero dahil nga naroon ng Diyos, the Lord said, let there be light. Sa gitna ng napakadilim na mundo, gumawa ang Diyos ng paraan na umusbong ang liwanag. Bakit? When we begin with God, everything that is ruined and broken will eventually be fixed. Amen. Pag sinimulan mo sa Diyos, sira yung pamilya mo, sira yung relationship mo sa kamag-anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Sira, amen, yung negosyo mo, sira yung buhay mo. Pag inuna mo ang Diyos, lahat ng sira, aayusin niya. Amen. Hello! Aayusin ng Diyos ang lahat ng silang bagay. Alam niyo po ba kung bakit maging karpintero si Kristo? Ano po ba ginagawa ng karpintero? Nag-aayos. Nagkukumpuni. Amen. Karpintero. Lahat po ng mga silang bagay, iniaayos ng Diyos in a very precise way. Di ba yung mga magagaling na karpintero talagang grabe yung pagsukat yan. Amen. Unang tingin pala na karpintero, alam ko na. Alam ko na sira ng ano ito. Alam ko na yung gagawin. Meron siyang idea. Amen. Kaya nga, dapat lang tayo pupunta kay Kristo kasi siya yung tagapag-ayos. Amen. Huwag tayong pupunta sa ibang mga bagay kasi instead na maayos, lalo masisira. Naalala ko po, ayan, hindi ko, wala si Brother Joshua pa na dito. Yung una pong motor. Alam niyo yung kwento na yun? Yung unang motor. Sabi ng ating kapatid, Pastor! Meron po akong nakitang magaling na mekaniko. Kaya daw gawin tong motor mo. Sabi niya, hindi ko napapagaling kung sino yung pero taga dito lang. Amen. Gawin daw yung motor mo. Eh ako naman, asa ako kasi nga, si Brother Joshua yung nagkano eh. Yung, ang tawag niyo, Brad? Nag-recommenda. Pastor, ibahin mo si Brother Joshua pag nag-recommenda to. Ayos. O di siyempre, pinagkatiwala ako. Sabi ni Brother Joshua eh. Gulat-gulat po ako. Yung inaakala kong mekaniko, sirani ko pa. Grabe, lalo pong nasira yung motor. Pinagpapapalitan. Ewan ko kung naalala yun ni Brad Briggs, na Sister Bell. Ang naalala niyo ba yun? Yung motor na yun? Amen? Hindi ko na po babanggitin kung sino yung gumawa. Pero disaster yung nangyari. Bakit? Eh kasi marami pong mga tao na nagkukunwari may alam. Nagpapanggap na may alam. Pero later on, wasak ang magiging kalalabasan. Bakit? Eh hindi naman siya si Lord eh. Kagaya po ngayon, purihin po ang Panginoon, meron po ngayong balita na kulto sa, di ko alam kung Susurigaw ba yun o Siargao, si Senyor Pedro. Senyor Aguila. Amen. 22 years old. Naloko, even yung mga pulis, mga teacher, mga tao may pinag-aralan, at lahat ng yan, sila pinapunta ng bundok. 5,000 po ang naloko. At sa kanyang pamumuno, amen, eh pinag-asawa niya ng maaga yung mga 15 years old, and even siya,
Amen? Pinagsamantalahan yung mga kabataan. At yan nga po'y kaso ngayon sa Senado. Hello, si Senyor Aguila na mababa ang lipad. Amen. At nangyari kung bakit nagpuntahan ng mga tao doon sapagat sila po ay problemado nung panahon na nagkaroon ng lindol. Instead na lumapit kay Kristo, instead na si Kristo ang dapat maging sangguni at takbuhan, pumunta kay Senyor Pedro. Ay, Senyor Aguila. Manukan kasi yun eh. Yung Senyor Pedro. Yan yung kalaban ng business nila, Brad Briggs. Brad Briggs meron din eh. Mr. Yan po nakalagay. Hello, nagdaya siya. Amen. Okay sana kung yung motive at yung kaisipan kagaya na sa atin. Amen. Pero hindi po ang ginawa po ni Senyor Aguila. Ibenta nila yung lahat ng mga ari-arian. Binigay sa kanya lahat. Hello. Siya yung umaman eh. Biliin mo sa edad na 22. Swingler na. Hello. At yung iba, manghang-mangha kay Senyor Aguila. Eh, meron pang rebultong tinayo, nakaganon, mukhang San Domingo si Senyor. Hello? Amen? Ang dami po ngayong mga kabulas po ang ginawa ng Senyor na ito. Ano ang reason? Sapagat sila po ay nataya. Instead na lumapit kay Kristo, lumapit kay Senyor. Kaya naman, nawasak ang kanilang mga buhay. At ngayon, nasa Senado ang kaso. Dahil kinasuhan si Senyor Aguila kasama ng kanyang mga tauhan dahil sa tinatawag na ang tawag doon yung naging detainee sila, illegal detention. Hello? Amen? Of course, kailangan natin pag-usapan din mamaya kasi baka mamaya isipin ng marami, si Pastor, pinapupunta kami ng bundok, baka mamaya. Amen? Mas naihin ng maging malinaw. Una, ala akong hinihingi sa inyo. Yung iba, hindi nga nagbigay. And yet, we welcome po. Hello? Amen. Para lang maging malinaw, kasi, of course, ayaw natin maging kagaya dun kay Senyor Aguila na mababang lipad. Gusto natin lumipad tayo ng pagkataas-taas hanggang sa point na tayo po irarapture ng Panginoon. Hello. Amen. When we begin with God, everything will be fixed. Sumunod. Everything that God started, He will also complete. As long na ang Diyos ang nagsimula. Amen. Psalm 27 verse 1 hanggang 2. Ay po ba? Maliban na ang Diyos ang magtayo, walang kabuluhan ang nagtayo. Pag ang Diyos ang nagtayo, halimbawa, sa negosyo, minsan kasi may mga negosyo, hindi naman Diyos ang nagtayo. Nag-umilit lang tayong itayo nang hindi man na pinatatayo ng Diyos. Sabi po ng Bible, Philippians 1:6, natitiyak ko ang mabubuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesu Kristo. Amen. Yung mga pinasimulan ng Diyos, yung mabubuting bagay na pinasimulan ng Diyos, tatapusin niya. Siya yung nagsimula ng negosyo, siya rin yung tatapos niya. Hello? Ibig sabihin, hanggang sa ikaw ay tuluyang makarating doon sa tugato ng tagumpay, tatapusin ng Diyos siya. Hindi siya papayag na hindi tapusin yan. Bakit? Ang Diyos po pag nangako, tunay at totoo. Hello? Amen? Diba problemato sa buhay niya, panuwi akong buhay kong miserable. Paulit-ulit na lang ako nagkakamali, paulit-ulit na lang ako nagbabakslay. Kapatid, huwag kang matalala. Kung ang Diyos ang nagsimula ng pagiging Kristiyano, bolagin mo, siya rin ang tatapos niyan at maganda ang magiging kalalabasan. Hello! Makikita natin, sinimulan po ng Diyos, i-create yung langit at ang lupa. Ano po nilalabas sa sabi ng Bible?
Everything God created was good. Nakita niya, maganda pala yung liwanag. Ha? Lahat po ng bagay maganda. Eh, meron nga po akong napakinggan isang biro. Kung ang Diyos ang lumikha ng lahat ng tao, sino lumikha sa'yo? Wala bang hindi ka tao kung bakit ganun? Hello? Amen? Pero wala pong nilikha ang Diyos na pangit. Sabi ng Bible, all was good. Pango yung ilong mo, okay ha? May reason bakit ka pa? Banda ka? Okay yan. Misa kasi, di ba? Banahin mo nga ako kasi nung tumangkan. Sabi ng Bible, everything was good when God created it. Amen? Tama po ba? Lahat doon ng bagay nung nilikha ng Diyos, nung makita niya, maganda. Amen? Pag ang Diyos ang lumikha, siya nagsimula, magiging simula ay maganda, magiging katapusan, maganda rin. Amen. Hello? Wala pong sinimula na ang Diyos na pangit! Wala akong isa ako. Hello? Lahat po nang nasimula ng Diyos, parating maganda. Amen. Hello? Bakit dito yung itsura ko? Alam niyo po, paningin lang ng tao may discrimination. Amen. Pero sa paningin ng Diyos, maganda ka. Amen. Wow. Amen. Hindi naman pagdating sa langit eh. Sino yan? Pedro? Sino po yan eh? Parating Benjo eh. Ayaw mo lang sa langit. Dalim mo yan sa purgatory. Hello? Hindi ka lang Diyos. May lumapit na kay Kristo, isang kitongin eh. Lord, kung ibig mo, pagalingin ako. Anong ginawa ni Kristo? Niyakap niya eh. Ibig ko gumaling na. Hindi niya sinabi kay Pedro, baka sabi, wala ako ha. Di ba, minsan ganyan tayo? Pedro, wala ako. Amen. Lord, pagalingin mo ako. Ano mo pagalingin? Ikaw na muna, Judas. Tutan naman, mag-Judas ka. Ikaw naman lumapit niya. No. Bakit? Lahat ng tao naging katanggap-tanggap sa kanya. Bakit? Lahat ng yan maganda sa paningin ng Diyos. Isa lang hindi maganda. Alam yung alam? Kasalanan. Hindi nyo naman kasalan si Adan at Eva. Pumasok yung lahat ng pangit. What I mean is, nagkaroon po ng sakit. Nagkaroon ng kamatayan. Yung lupa, nagkasumpa. Bakit? Dahil ang kasalanan ang nagpapapangit sa tao. Amen. Ang Diyos nagpapaganda. Di ba niyan makita mo? Ako po dati po akong drug addict eh. Amen. Puro bakal yung katawan mo. Kala mo mambabakal. Ganun ka eh. Wala ka kay Kristo. Pero ano kay Kristo ka? Di ba naging maayos pag yung pananamid mo? Eh yung iba sa niyo, kung wala kay Kristo, parang makala mo si... Si Dayara Superi. Kung magsuot, eh, puruhin po ang Panginoon. Halos ayaw na magdamit. Pero nung makakilala tayo sa Lord, naging maayos tayo. Sabagat inaayos ng Diyos ang lahat ng pinapangit ng kasamaan at kasalanan. Amen. Hello? Ang nagpapapangit, kasalanan. Kaya pag ikaw ay Kristiyanong nasa ilalim ng kasalanan, pangit ka sa paningin ng Diyos. Kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kagwapo, gaano ka kasikat, gaano ka katanyag, gaano ka kayaman, pag ikaw ay under sin, pangit ka sa paningin ng Diyos. Amen. Dahil ang kasalanan ang nagpapapangit sa paningin ng Panginoon. Pero kahit ikaw po'y pangit sa paningin ng tao, pag ikaw po ay may pusilat na puso at si Kristo ang inuuna mo, ikaw ang pinakamagandang nilalang na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Nang sinimulan ng Diyos, Diyos din yung tatapos. Ang Diyos ang nagsimula ng buhay natin. Ano sabi ni Sister Nili kanina? Uminom siya ng 75 tablets. Amen. Hindi pinayari ng Diyos. Bakit? Bakit mo tatapusin at wawakasan ang buhay mo na hindi naman ikaw ang nagsimula? Ang may karapatan lang wakasan ang buhay ng tao, yung nagsimula ng buhay.
Sabi ng Panginoon, ako ang bumubuhay. Ako rin ang pumapatay. Ibig sabihin, siya lang yung may karapatan. Wala kang karapatan sirain ang buhay ng iba. Wala kang karapatan pumatay. Wala kang karapatan maging sirain ang sarili mong buhay. Bakit? Hindi naman tihil. Amen. Paps, gamit mo, ikaw pumili. Ikaw yung may karapatan sirain yan. Walang pakialam ang sino man. Bakit? Sa'yo yan eh. Pero yung buhay mo, binilihan ng Diyos, hindi na sa'yo yan. Pinayaran niya ng kanyang dugo, pinakamamahal, amen, na anak ng Diyos, ang pinambayad ng Ama para tubusin ka sa kasalanan sa kamay ng kaaway, kaya hindi sa iyo ang buhay mo. Amen. Everything God started, He will always complete. Nung sinimulan po ng Diyos, tatapusin niya. Amen. As long na ang Diyos ang nagsimula. Kaya naman, kinakailangan yung tingnan yung inyong mga gawa. Lord, ikaw ba nagpasimula nito? Kasi sabi ng Bible, nagpasimula, naroon ng Diyos. Naroon pa ang salita eh. Diba? Nagpasimula, naroon po ang salita. Naroon ng Diyos. Kinonfirm ng Ama na yung salita niya, naroon para maging maganda ang lahat. And we need to ask ourselves, ito bang gagawin ko? Sinimulan ba ng Diyos? Baka ako naman simula nito. Amen? Kasi po lahat po ng sinimula ng Diyos, puro maganda, puro mabuti. At ang kauuwian yun, mabuti. Kagaya niyan, nagsimula tayong kumilala sa Lord. Anong katapusan? Ending. Rapture. Hello? Amen? Ang ganda ng ending, buhay na walang hanggan. Bakit? Ang Diyos nagsimula. Pero pag hindi, Diyos ang nagpasimula sa buhay mo, kapatid, delikado ka. Delikado. Amen. Bakit? Hindi naman po ang Diyos ang nagsabi at nagpasimula. Kaya, maging maingat tayo. Okay, number four. God will direct your path. Siya ngayon ang mag-guide sa buhay mo. Proverbs 3, alam naman po natin ito. 5 and 6. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan at sa lahat ng iyong gawain siya na'y alalahanin upang sila'y ika'y patnubayan sa iyong mga mata. Trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Amen. Since tayo po ay nagsimulang unahin ng Diyos, magsimula ka rin pagkatiwalaan siya. Alam niyo po ba, alam ng Diyos ang kanyang ginawa. Amen. Sino po rito yung nakapanood ng magandang pelikula? Nakapanood po ba tayo ng magandang pelikula? Alam niyo po ba kung bakit naging maganda ang isang pelikula? Hindi lamang po dahil magagaling yung mga artista. May magaling na direktor na nag-direct kung ano po yung magiging emotion ng artista. Kasi may mga artista hindi kaya i-project eh. Amen? Alam niyo po, naging ano ko dati, naging direktor po ako. Yung parang dula-dula. Totoo po. Kasi isipin niyo, akala niyo direktor, pelikula lang. Hindi ka pasto maging director ka. Amen. Ay, maging director po. Alam niyo po ba yung sa kuko ng agila? Hindi po yun yung dinaray ko. Kuko lang po yung dinaray ko dun. May naging director po ako nung parang dula-dulaan. At pag nakikita ko na yung isang kapatid hindi marunong umakit, tinuturuan ko, sino ba yung tinuturuan ko dito? Meron din ako dito tinuturuan eh. Dapat ganito yung pagluha mo. Ganito yung pag-arte mo. Yung director, yung nag-direct at nag-guide para maitama, maging maganda. Di ba minsan pagmali yung acting? Cut! Di ba? Mali yung iyong ano, mali yung iyong ang tawag dito, dialogue.
Inaalala, meron po akong napanood yung commercial, yung kay Dolby ata yun. Nainom siya ng inom. Nalasing na lang, kakakat ng kakakat. Kasi hindi nga makuha-kuha yung... Diba? Alam niyo ba yung comedy na yun? Sino nakapanood nun? Ay, nakalimutan ko yung pangalan ng movie na yun eh. Na meron siyang ano? Panayag whiskey. Diba? Panayag whiskey. Nalasing na lang, hindi ko natapos yung buong commercial, kakakat ng kakakat. Bakit? Eh, hindi niya kasi ma-project ng tama yung commercial. Hello? Minsan, pag hindi tama ang buhay mo, sabi ng Lord, cut. Kasi alam niya, papahamak eh. Balik na naman sa umpisa. Alam niyo, minsan kung bakit pabalik-balik ka sa umpisa, yun, bakit ganito? Pabalik-balik na lang ako. 10 taon na ako, grade 1. Bakit? Eh, bakit tayo hindi grade 2, 1, plus 1, 11 pa rin? Kaya sino guro eh. Sinasabi naman, 2, 2. Pero 11 pa rin ang sagot mo. Hanggat hindi ka na matututong gawin 2 yan, hindi ka aalis sa pagiging grade 1 mo. Hello? Ganun tayo eh, mga Kristiyano. Bakit hirap yung buhay ko? Eh, ayun, matututo, sinabi na nga ng Lord, magkalog ka ng ties para mapagpala ko. Ayaw mo matuto, hanggat hindi ka natututo sa tagubilin at salita ng Diyos, hindi ka aalis dyan. Paikot-ikot ka lang. Ayaw Israel, paikot-ikot sa wilderness. 40 years. Dapat isang linggo lang straight yun eh. Bakit paikot-ikot? Hindi na dala-dala. Hindi po natututo. Puro reklamo, puro dahilan. Puro maling pangangatwiran. Amen. God will direct your path. Siya yung magiging director. Siyempre, pag meron kang director na napakagaling at yun yung Diyos, magiging maganda ang kalalabasan ng lahat ng bagay. Kailangan mo lang sumunod. Pag sinabi ng director, iyak. Kailangan umiyak ka. Sige, iyak yan. Diba? Siyempre, yung merong emotion, yung gumagalong ka na po yung labi mo. Parang papaya ka. Amen? Yung ganon. Saan na director iyak? Amen? Yung okay na mo ito, Tere? Hindi na gusto ng Diyos eh. Hello? Amen? Pero pag tayo sumunod, minsan kasi ang hirap sumunod eh. Hello? Hirap sumunod yun ang problema. Bakit sira buhay natin? Hirap sumunod. Nabi ng Lord, anak, eto gawin mo. Yung iba ginagawa natin. Okay naman po kasi, alam mo, sa pag-artista ka, pwede ka mag-adlib. Pero yung adlib mo, inline. Doon sa script, inline. Doon sa pelikula. Eh, purihin po ang Panginoon, extra ka lang kung umas na ka bida. Marami din yan eh. Bida-bida. Extra lang yun. Dadaan ka lang ha. Yan lang igagawin mo, dadaan ka. Eh, nakakita ng camera. Ganun-ganun po. Nag-ingot-ingot pa, tapos ang dahi pang ligahan. Mamamatay. Tinalo pa yung mismong artista eh. O ba, extra ka lang? Bida-bida ka. Ang gagawin mo lang, maglalakad ka lang. Yun lang. Di ba minsan may mga ganun? Eksena, pandagdag kulay sa pelikula, dadaan lang eh. Doon ka bumalik pa. Sumunod. Kaya sira ang buhay. Sira ang pelikula. Dami pinagagawa. Na hindi naman pinagagawa ng Diyos. Hello? Amen? Balik tayo kala Senior Pedro. Naging music festival yung lugar nila eh. Pinakita doon, may mga sayawan pa. Yung mga gumagano-ganon pa eh. Ang pinagano itong mga tukulto talaga. Hindi naman pinagagawa ng Diyos yun. Iba, pungin ng Panginoon eh. Balik ka rin ang payong. Sa huli ng ulan, iuwi, inumin. Lalo ka lang kasakit doon. Hindi mo pa pinakuluan. Maraming mga bata eh, na pinagagawa ng maraming wala naman sa Biblia. Ang pinagano ko ito po yung script. Ang Biblia, ang script na dapat sundin ng lahat ng Kristiyano at ang lahat ng tao. Pag sumablay ka sa script,
sablay ka rin sa totoong buhay. Di ba yung mga artista kinakabisado yung script? Hello? Para madali nilang ma-deliver yung dialogue. Pag sablay ka sa script, sablay din ang buhay mo. Kaya mahalaga itong Bible na script ng ating Panginoon para maging maayos ang buhay natin lahat. Okay. Ito pong magtatapos. Meron ba? The reason why many people are ruined, destroyed, and have a broken lives is because they don't include God in their lives, work, family, and even businesses. They don't seek God first. Okay? Bakit daw po maraming sila ang buhay? Hindi included ng Diyos. Magpapamilya, excluded ng Panginoon, outside. Paano i-bless yung pamilya mo? Hindi naman siya kasama dyan. Hello? Magbi-business, amen, lugi. Bakit? Hindi mo i-include ang Diyos eh. Minsan marami tayong mga businesses kung bakit ayaw na, ayaw natin i-include ang Diyos kasi ayaw natin mag-tights. Sa trabaho, hindi included ang Diyos, kaya sira ang trabaho, sira ang buhay. Sa lahat ng gagawin po natin, isama mo ang Diyos. At pagkasama mo ang Diyos, hindi ka talo. Palagi kang victorious, palagi kang panalo. Hello? Sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us? Pagkasama mo ang Diyos, pag isinama mo ang Diyos sa lahat ng bagay, parating ang tagumpay, parating ang victorious at ang kaaway, umiiyak, bakit parating talunan? Pagkasama mo ang Diyos, mahalaga yung pagsama ng Diyos. Kaya pag inuuna mo siya, sasamahan ka niya. Hello, ulitin ko. Pag inuuna mo siya, sasamahan ka niya. Ang tagumpay ay wala sa negosyo, trabaho o sa ating lakas. Ang tagumpay ay palagi nasa Diyos. Palapakan natin. Ngayon po, ito yung lahat.